Okay, mga classmates, good morning po. Ito na naman si Dr. Eugene Tan of Triple Dragon Game Farm. So bago kasi ang tao natin ngayon, kaya papaliwanag natin yung settings ng ating mga manok dahil bago na yung tao natin eh. So bagong simula na naman ito para sa ating farm. Kaya major adjustments na naman po. Yun, so mukhang okay naman itong mga tao natin na bago at may kaalaman din ng kahit papano sa manok. So, in-expect ko ay maintindihan nila yung aming pinag-uusapan. So, yun na, kailangan na nating iset yung manok natin para makapagtuloy-tuloy na tayo sa breeding. Huling-huli na ho tayo. Dapat ay may salang na tayo bago magkatapusan eh. Para 15 meron. At saka sa 20, no, yun ang target sana natin kisa eh. So yung taong bago si Jerisol. So ito kasi mga bata yan eh. So nasaan na tayo kanina? So etong isan to, yung brood cock na to, ito ang kanya ha. Ito. Anim yan. So, tatlo. Sa isang araw. Alas 8. Alas 10. Alas 2. Oo. Isa-isang oras lang sila. So, pwede mong tatanggalin natin yung mga ano. Tatanggalin natin yung inahin after. Makalipas ang isang oras pagkasalang dun sa ating mga breedingan na yon. Okay. So itong tandang na to dito yan na nasa harap niyang kulungan, okay? Tapos ito yan dito siya sa kulungan niya malapit sa kanya. Yung mga kulungan na yon, yung tatlo na yon, yan ay kulungan para dun sa mga naka-cage natin doon. Mamaya ako ituturo kung sinong gagamitin natin tandang kasi medyo hirap tayo ngayon eh. Tapos, ito nga ba yun? Ito ay, inalis ko na yung tandang nito. Inahin nito. Ang inahin nito kasi dyan din nakalagay sa likod niya. Pero nandun na, nilagay ko na sa cage. Nandun. So, mamaya ako ituturo sa'yo. Ito, ganun din. Itong isang to. So, lalagyan na lang natin ng numero yung cage kung anong number yung tandang niya. Okay? Tapos, ito. Ang kakastahan na ito. Ito na sa'yo na to. Ha? Ito. Ang kakastahan to, ito. Yung hilera na yan. Kaya lang mga lugon yan. No? So, ganun din. Ang ano namin dito, Jefferson, ano? Alas 8. Tatanggalin ng alas 9. Tapos, lalagay mo naman yung kasunod ng alas 10. Oo. Alas 11, tatanggalin naman. Tapos, sunod, alas 2 na ang kasunod niyan. Aalisin ng alas 3 kasi 3:30 mag-start na tayo magkilos para magpatuka, di ba? Tapos kinabukasan yung tatlo ulit. Tapos sa susunod na araw bakante tayo, pahinga yung tandang. Okay? So ganun lang naman siya. Wala na pala halos dito. Ito kasi Jerisol, mga may nakuha ba kayo ng itlog pa rito? Mga naglogo na eh. Wala dito. 36? Sino yung 36 na yun? Ba't may natira doong inahin? Pero walang sampa to eh. Yung 36 na to, walang sampa. Sino ba to? Tanghali. Buo pa to ah. Kaya lang, maglulugo na to eh. Ito bang ano, itong isang to, nakita nyo bang ng itlog na to? Hindi pa. Wala pa, parang tapos na rin to ha, maglogo na.
Parang tapos na maglugon. Tingnan mo nga kung naglugon pa yung puti na yan. Alam ko to, naglaglag na to eh, baka buo na. Isama na natin yan. Kasi kulang na tayo sa panahon eh. Ah, naglalaglag pa. Balahibo, pero bago na yan, puting-puti na yan eh. Nagsisimula pa lang. Ha? Ay, ano pa lang yung baka. Yan, yan eh, ano eh, karamihan ng mga puti na to, anak niyan eh. Ayan oh, yung mga ganun straight comb na yan eh. Tapos pagka namimilay ha, iaano natin, ililipat na natin ng ano. Paggabi, di ba may mga pang-ilaw naman, tanawin nyo lang kung nakakatungtong ng ayos. Yung mga manok, lalo na yung mga ganito, yung mga stag natin na inaalagaan. No? Yan ay, ano yan eh. Stag yan. So mga nilalabas natin yan, na out natin. So dito sa iyo, syempre ito ay ano no, naglulugon. Ang magagamit mo lang dito, baka ito lang. Ito. Ito, itong isang to. So ito lang ang mapapakastahan natin. Itong dalawa, buo ito, medyo buo-buo pa ito, malalakas mga itlog ito, mga ganito eh. Tignan mo kung sasampa pa yung kelso na yun, parang ano na yun eh. Parang ayaw na rin nun. Itong 47, ito parang pwede pa ito ah. Yan, tatlo lang siguro. Tignan mo nga. Pwede pa? Sige, anuhan mo pa yan. Kunin, ya, kunin mo yan. Basta yung tatlo. So, hindi na natin tatanggalin dyan. Yan tatlo muna ang gagamitin mo para sa dito. Para dun sa ano na yan. Ilan yan? Tatlo na yan, di ba? Tatlo. Kung sasampa pa to, kasi parang naglaglag na eh. Yan o. Oh. Naglaglag na. Ngayon, siguro eto kunin mo na lang, eto, etong linya na to, sa'yo na rin to. Kasi wala na yung mga dyan eh, tatlo dapat yan eh. So eto kunin mo na to, at saka yung nasa likod. So tatlo sa'yo. Yun. Oo, pero tatlo lang ang kasta nun. Tapos, eto. Eto. Anim yan. Tapos yung nasa likod. Yung mga talisain doon. Ha? Yan ang sayo. Ito. Ito, ang kulungan nito ay ito. Diyan yan. So makita mo, nandito yung ano o. Oh, ito yung takip po. Oh. Kasi, paghapon, pumapasok araw, nahihirapan yung manok natin na makapahinga kahit papano. No? So, ganun din sa iba. Kaya mga nasa ilalim yan eh. Tapos yun, yung isang kulungan na yun, siguro ilapit na natin doon. Pagtulungan nyo na nga yung isa na yun. Yun oh. Yan. So, oh, kasi walang paglalagay yan. Walang ilalagay dyan. Ito dati nakalagay dyan. Ito. Ay, ang gagamitin natin dito ay yung nandun na sa cages. Ayusin nyo na lang yung mga nakapatong at saka nakatakip dyan. Kaya merong ganyan yan sa gilid eh. So ilagay nyo na lang dito sa ano. Yan, dyan sa malapit-lapit dyan. Yan. Sige, hayaan nyo na muna yan matuyo. Ilagay nyo na lang muna dyan. Ayan. So, yan ay para dyan sa kulungan na yan.
Ito, nag-ano naman to. Ito, gagamitin to. Kaya lang, patubo pa lang. Silipin ko nga yung ano doon. Tingnan nga natin yung ano doon. Yung tinanggal ko dati. Ito, kasama to eh. Ito ang mga kasama sa gagamitin. Ito. Yun. Pero i-assign ko na lang kung sino yung mga gagamitin. Yung sa kulungan na yun, gagamitin yan. Yung mga cages na yan. So, kada isang linya niyan, ito, kada isang linya niyan, parang ganun din. Kaya lang, ito, nakakulong, ano. Isang linya, isang tandang din. Ganun pa rin sistema nun. Unang tatlo, isang araw. Sunod na tatlo, kinabukasan. Sunod na araw ulit, pahinga ulit, tandang. So, wala rin kayong sampa nun. No. Kumbaga, tapos ang mga itlog natin, kokolektahin natin, ilalagay natin yung numero ng TP. Etong isan to, baka malito ka dito ha, wala to ha. Huwag itong sundan mo. Yung dito sa kabila, kasi ang 1 to, ano talaga, yun ang una, yung nandun eh. Yung 1 to 10, yung 1 to 8, yun talaga doon, ano. Ito, dito ka sa kabila, yung numero nito. Yan ha. So, ayan, numero ang gagamitin mo. Ngayon, tignan natin yung dalawang tinanggal ko doon na, ano, kung uobra na. Ito yung tinanggal ko eh. Ito mo nga, pakikuha mo nga. Tignan ko lang kung nasipon pa yung manok na yan. Kasi hanggat maaari, ayosan natin sinisipon eh. Oh, meron pa ba? Wala po kaya? Hmm? Wala na? Wala na? Oh. Yung isa nga, tingnan natin isa. Ito yung tinanggal ko dun eh. Ito mga Gilmore to. Familiar ka ba sa mga lahi ng manok? Familiar ka? Hmm. Hindi pa? Ano mo na rin yan kung alam mo. Wala na, ayos na no? Sige, tignan natin, gamitin na natin yan. Tuloy-tuloy na lang ang flashing natin para sigurado tayo. So yun ang gagawin natin. Ipipiliin na lang natin ngayon yung setting ng manok ngayon. Para maumpisahan ng pakasta mamaya. Ito kasi mga ano to, ito kasama to. Itong isang to. Kasama dapat to eh. So yun muna ang gagawin namin. Tapos isi-setting na namin itong mga iba. Kasi medyo nagulo yung setting namin nung nagpalit tayo ng tao. At hopefully magtuloy-tuloy na yung prowess. Yung ano natin. Pag-breeding natin at tayo'y huling-huli na talaga. Eto, ang dami ko nang gagamitin ngayon. Oh. So ayan. Nasa 50 rin yata lahat itong gagamitin ko dahil talaga nagmamadali tayo sa sa pagkuha. So ang gagawin natin, pipiliin tayo ng magandang tandang at ilalapit natin kung ano yung bloodline ng iba rito. Lalo na meron kasi akong isang linya dito na battle cross eh. So kailangan hindi naman malayo yung bloodline na ilalagay natin sa kanya. So muli, ito po si Dr. Eugene Tan of Triple Dragon Game Farm. God bless po mga classmates.